So, punta na tayo sa aking ubasan. Ito ang aking ubasan. Tatanggalin ko yung mga dahon na tabi ng mga ubas para yung araw is pupunta siya dyan, hindi siya makukover at tatamis ang mga ubas. Yan. Pwede na tong tikman. Medyo may asim pa. Hindi pa kasi talaga matured. Usually ito is nagmamature sa September o kaya no October. Dinideliver doon sa gumagawa ng wine. Kaya lang ngayon super init ang summer ng ang July. Kaya ayan. May konti pang asim pero pwede na. Ayan. Tanggalin yung mga dahon sa tabi ng prutas. Kasi para ito putulin ko. Ay, para putulin, para pupunta yung araw dyan sa tabi ng, sa may grape, sa bunga. Yan, para maarawan yung bunga. Yan yung sekreto ng paano matamis ang bunga. Ayan. Ginagawa tong wine. Dinideliver namin sa pagawaan. Ayan, sa cave. Ayan, dami kong trabaho. Yan ang aking trabaho. Nagawa ko lang to kasi ako'y nakabakasyon. Dati kasi may tagagawa nito. Ngayon nag-retire na siya. Ayaw na binibigay sa pamangkin. At yung pamangkin gusto niya by machine. Yung lugar namin, hindi siya makadaan yung machine kasi limited yung space. At gusto niya putulin yung, tanggalin yung walong linya. Itatatlo na nga lang yan. So, ayaw ng asawa ko. So, ang nangyari, ako ang nagkakat nito. Kaya yan. Marami akong trabaho pero enjoy ako, darlings. Enjoy ako sa trabahong ganyan. Kasi ako'y farmer. Farmer in heart. Kaya okay lang sa akin. Ayan, dapat maka penetrate yung araw sa grapes. Ayan. Ayan, di ba marami na? Dami. Okay, ang harvest ngayon siguro, aywan ko lang. Hindi kami nag-spray kasi hindi ako marunong, as I said. Kasi tinitimpla-timpla yan at saka maraming mabusisim trabaho. So, hindi ko ginagawa, hindi ko rin papag-aralan. Kasi mas maganda bio ang aming wine. Yan lang. Yan ang trabaho ko ngayon. Ngayong araw na to, maglalan lang ako ng konting panahon at sa sunod, ibang araw naman para hindi ako gaanong mapagod at magawa ko din yung aking trabaho sa bahay. Yan ang aking, paano ko ino-organize ang aking buhay. Yan, alas 11 na dahil wala yung asawa ko at anak. Magluto ako kung gusto ko. At kakain ako kung gusto ko. Okay lang. Kaya ayan. Yan ang aking trabaho. Yan. Diyan ka muna, dai. At ito pwedeng manual lang.
ito, mga ganito, tinatanggal kasi useless na rin yan. Kukunti ang bunga. Yan, tanggalin mo. Kasi, para may quality yung wine, dapat yung ano lang, yung mga magagandang klase lang itira. Ganun yun. Ito, tanggalin ko na rin. Para sustansya niya, is mapupunta lang sa healthy na bunga. Yung maliliit tinatanggal. Ganyan yan. Matrabaho. Kung sinong gustong tumulong sa akin, punta lang kayo dito. Diba? Walang bayad. Kundi, inom lang tayo ng wine. Cocktail at saka kainan. O, kung gusto nyo, kung hindi, hindi rin naman. Okay lang din sa akin. That's my life. Yan, diba? Yan. So, pag-uwi ko ng Pilipinas, magdadala ako nito. Iinumin ko namin ng mga pinsan ko. Kung gusto nyo, order kayo sa akin. Mura lang. Yan. Organic ang aking wine. Diba? O, yan. Naka 1/3 na ako ng size. O, diba? Yan ang dapat tingnan sa buhay. Kung ano yung nagawa nyo, hindi yung hindi nyo pa nagagawa. Yun ang tingnan. Para kayo'y happy. Yan. Matrabaho ang wine. Every time. Dati yung nag-aalaga ng aming wine, pagbukas ko pa lang ng bintana, pagising ko, nandito na siya. Napakabait ng matandang yun. Nandyan pa siya. Kala yung anak, pamangkin niya, gusto niya imamachine. Ayaw niya ng manual-manual. Kaya ayan, ako na lang ang gagawa. Kaysa siya, tanggalin niya yung walong puno. Tatlong linya na nga, tanggalin pa niya yung walong puno. Dalawang linya na lang. Ano pang natira? What's for, diba? Yan. Yan ang aking trabaho. Matrabaho ang wine, kaya huwag kayong magreklamo na mahal ang wine. Kasi, matrabaho ang wine. Tapos yan lang kikitain nila. Kumbaga, 10 ang isang bote. Samantalang 10 times 5, mga 50, 500 isang bote. Huwag kayong magreklamo, Coke nga, 10 ang isang bote. Wala silang ginawa dun. Kundi pinaghalo-halo lang nila yung wala lang ginawa. Meron naman syempre. Kaya lang, hindi kasing hirap katulad ng pag-aalaga ng grapes. Diba? Ay, naputol ko. Hayaan ko lang. Tingnan mabuti kasi kung minsan sa kabubunot, napuputol yung hindi dapat putulin. Bunga na pala yun. Kaya ingat-ingat lang. Yan. Matrabaho. Tapos, ayan, okay na. Pwede na yan for today kasi naiinitan na ako. Yan. Marami pa akong gagawin. So, 1 kalahati. 1 line na yung one side. Tapos na. Another side dito. So, one side dito. Half is done. So, mamayang tanghali na yung iba. Tanghali mga 5. Mga ganyan. Ayan, pinuputol yan. At lalo na to, pinuputol to kasi nakakatinik. Yan. Yan.
Ito ang aking rose. Diba? Kukunti ang bulaklak ngayon kasi nga sabi ko is today is ano bang date ngayon? August. So kukunti ang bulaklak ng rose pag August kasi super init. Namumulaklak yan pagka hindi gaanong mainit. Pagka 20 plus lang yung temperature, 25 maximum. Yan. Ito mga to. Inilalagay sa tabi ng kalsada itong mga matitinik na to. Inilalagay sa tabi ng kalsada. At kanilang ginigiling para maging ibinebenta nila para sa fertilizer na compost. Ginagawa nilang compost. At ako naman yung walang-walang tinik, mga kung ano-ano katulad nito, mani, balat ng orange, pomelo, egg, inilalagay dito para maging compost. At yan ang aking pinanghahalo sa aking garden. So ito, dapat i-open ko siya kung walang ulan para mag-dry yung mga dahon na yan at hindi siya mabigat. So yan, super init, pinapawisan na ako. Kuha ko ng bulaklak. Pang-arrange ko na naman sa aking vase. Ayan, may bulaklak ako dito. Libre lang mga bulaklak ko. Libre. Ayan. Bulaklak ni Maria. Ah, ito. Ito is fern. Kaya lang yung dahon niya mukha siyang matanda na. Ito is hindi siya gaano. Ito okay lang. Mag-a-arrange ako ng bulaklak. Yan ang aking libangan dito. Yan ang gustong-gusto kong ginagawa. Diba? Pangit to. Lagay ko sa compost. Kuha tayo. Ayan. Kuha din ako nito, oh. Ito, kunin ko siya. Kunin ko yung buong puno. Kunin ko yung buong puno nito. Yan, kulay yellow. Ang ayaw kong bulaklak. Tumubo lang itong mag-isa. Wild. So, siya siyang tumutubo. Yan. Ito ang daming bunga, oh. Kaya lang hindi nakakain. Parang duhat. Duhat. Ah, ito is asparagus. Kunin ko siya para maging filler ko sa aking flower arrangement. Hindi ba? So, ayan. Ito ang magiging bulaklak ko for today. Today's flower arrangement. Yan. Tapos na.
tapos na ang aking vlog. Ito yung mga roses. Kunin ko na lang to. Kunin ko siya. Bango talaga. Kunin ko siya para sa aking flower arrangement. Okay, itong natutumba. Natutumba din siya. Kunin ko siya. Ito din. Kunin ko din siya. Natutumba na rin siya kasi marami siyang kung ano-ano gumagapang sa kanya. Diba? Ganda ng aking bulaklak. Itong aking sitaw, pwede nang i-harvest na naman yung dalawa. Yan ang aking ulam today, gulay na may kasamang malunggay na galing kay Laking Benito. Laking Benito, kuha ko nito pangdagdag ko sa aking flower arrangement. Yan. Diba? So, kukuha ko ng vase. Wala na yung araw. Ito yung umbrella ko. Pwede siyang i-bend. Ay, mahirap. Mabigat. So, ita-turn ko na lang siya doon sa kung saan maaraw. Yan. Diba? Itong aking mga gamit sa garden. Gulok, shears, gloves, at kung ano-ano pa. So, kukuha ko ng vase. Ay naku, nakalimutan ko yung susi. Nandun. Sa silya. Kukunin ko.